sasagutin natin ngayon guys yung katanungan ng ating isang nag-comment na si Miss or Mrs. or Mr. 50 months left. So 4 hours ago pa lang ito sa Riwa pa, no? Ganito ang kanyang tanong. Hindi ko masyado... Sir, paano kung bigay na kami ng demand, complainant at nag-notaryo na na affidavit of desistance at may pirma na ni complainant. Papapirmahan na sa PAW at court. Na-release na ba agad ang tatay ko or ang papa ko? So, unang-una, Mr. 50 months, no? Ang court ay hindi pumipirma sa affidavit of desistance. Tinitingnan niya lang yan or ini-evaluate niya kapag submitted na sa kanila. Okay? So, ang nagre-receive niyan, ang pumipirma yung may hawak na prosecutor. Siya yung pipirma at siya yung mag-evaluate, siya yung magre-reserve. I-receive. At kapag okay na yan sa kanya, i-receive niya yan, ibibigay sa inyo yung kopya, at kayo siguro, sa usapan, no? Normally kasi nung ako gumawa niyan, ako ang nagbigay doon sa court ng copy. So, ang tanong mo dito, makakalabas na ba agad ang tatay mo o ang papa mo? So, lilinawin muna natin ang lahat, no? Tapusin mo to, Mr. or Mrs. 50 months left, no? Para sa iyo itong video ito. At ini-invite kayo guys para sa more legal assistant or case consultation. Mag-member lamang po kayo sa ating membership channel. Nasa baba po, i-click nyo lamang. At may one-time charge yan na 129 pesos para po sa inyong suporta. Hindi po bayad yan. At i-PM nyo ako para ma-assist ko kayo. Okay, so ngayon, itong ganito kasing kaso, 50 man left, no? Ay criminal, a capital offense ito. Ang kailangan nitong approval ay dalawa. Yung complainant at yung state. So, since na ito ay mabigat na kaso, kapag mabibigat po ang offense ay kailangan po ng both party yung complainant at ng state ng approval para swabe or para diretso yung affidavit of desistance. Hindi na nila haharangin. O since na nandyan na tayo, no, ay nagawa mo na yan, ipa-evaluate mo na lang doon sa PAW. Kung i-approve lang ni PAW, saka mo ngayon bigyan ng copy yung court para pag-assume ng hearing ay makikita niya ni judge para evaluation for approval naman yung withdrawal. Saka ngayon niya, kapag okay na sa judge, saka ngayon niya gagawa ng release order para utusan si police or si BGMP na i-release yung respondent. So kung yung ang tanong mo agad-agad, so nakadepende yan. Kung maaayos nyo in one day yung ganyang proseso, so possible in the same day or kinabukasan, makalabas yung papa mo. Pero kapag hindi nyo naayos, maaaring mag-consume pa niya ng mga ilang days para sa mga papers na kailangan. Ang pinaka-importante dyan sa pag-release, palaya ng temporary at ng kulungan ay ang release order. Yun ang kailangan niya. So, yun Mr. or Mrs. 50 man late, no? Para sa inyong karagdagang katanungan, mag-joint in the membership at mag-PM sa akin. At sa mga nanonood, maraming salamat sa nakapanood nito, no? Napakahalaga ng tanong na ito. Ito po kasi ang madalas na tanong, gusto niyo uru-urad ang makalabas. Hindi po may proseso yan. At tinitingnan natin yung working hours. Sa isang araw ay meron lang tayong working hours na 8 to 5.
So kung within on that ay matatapos yun yung requirement, is hindi imposibleng makalabas so yung respondent. Pero kapag hindi nyo natapos at maaring mag-consume another day, no? Hanggang sa matapos nyo yung requirements. Ayun po. So, maraming salamat sa iyo, Mr. or Mrs. Pipis Sinslip, no? Sa inyong pagtatanong. At kung sa mga iba naman nanonood, no? Kung meron pa kayong katanungan, huwag kayong mag-alalang, huwag don't forget to join our membership at i-PM nyo ako para sa assistant. At maraming ako nagpapaalala, no? Kung nga pala ang inyong online criminologist. At bago gumawa ng action, magkonsulta muna sa inyong mga mapagkakatiwalaang abogado o mga mapagkakatiwalaang tao para hindi po kayo napapahamak later on. Kasi ang kaso po ay kaso. Hindi yun po parang kanin na pag sinubo mo't mainit ay napakadaling iluwa. Yung kaso po ay hindi. Kapag naisampa na ho yan, mayroon ng intervention yung state. So, hindi lahat ng gusto mo ay masusunod. Kasi mayroon ng intervention yung state. Lalong-lalo na kapag mga capital offense. Okay? So, maraming salamat po uli. Ang inyong lingkod, pulisya ko. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube at your service. At sa mga katanungan regarding dito sa ganitong katanong o sa kahit ano, so mag-PM lang kayo dito sa akin. So sasagutin natin sa abot ng aking mga kaya. At mas maganda, pagkaso po kasi usapan, marami po tayong tinatanong or marami tayong circumstances na tinitingnan. So, hindi po sapat yung chat lang. Ang kailangan talaga dito para sa case consultation ay usap or video call. So, kung mag-appointment po kayo sa akin na oras, normally sa umaga, para ma-assist po kayo, mag-usap tayo ng medyo matagal, para ma-assist talaga kayo ng maigi, hindi tayo nagmamadali. Yun po yung ino-offer ko sa inyo. Paralegal assistant. So, at note, no, hindi po ako nag-a-assume na isang abogado. Hindi po ako abogado. Isa lamang po akong criminologist. Magkaiba po yung abogado. So, yung licensed criminologist po, mayroon may silang skills para mag-evaluate kung ano ba talagang violation ng batas ang na-violate mo o ano ba yung gathering ng mga kailangan para mabuo yung kaso o para hindi matuloy yung kaso o mahina yung kaso. Yung function ng attorney is to hear, to evaluate, submitted na ebidensya kung genuine ba or tinatawag na relevant sa kaso. Ayun po yung halos mo magkalapit lang po sila ng function, no. Mas mataas lang yung konting attorney. One ladder step. Pero sa gulong ng kaso kasama po yung criminologist sa pillar. Hindi po dapat mawawala yan. Okay? So, maraming salamat sa inyo 50 months slip, no. Sana na naunawaan mo itong bidyong to at kung meron ka pang hindi naintindihan na tanong, abay, mag-join ka na sa membership at ipiin mo ako para ma-assist ka. Okay? Maraming salamat. Thank you for watching. See you again in my next video, guys.